So hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon, isang TV, 21 inches, CRT type mga boss, Samsung. So titignan natin anong posibleng problema nito. Sabi ng mayari, nagpa-power on naman daw siya, kaso meron siyang guhit-guhit dito sa display mga boss. So itry natin, so isasaksak natin mga boss. Power on natin. So yun siya mga boss, nagpa-power on naman siya. So ayan, ayan yung problema niya. Meron siyang guhit-guhit. So bubuksan natin, tingnan natin kung anong problema niya. So ngayon mga boss, gagawin natin, bubuksan na natin. So unang gagawin natin mga boss, pag ganun yung problema, unang gagawin natin, i-check natin yung mga resolder. Baka kasi meron lang basag na inang, kaya ganyan siya, kaya may guhit siya. So ngayon gagawin natin, magre-resolder muna tayo mga boss. Titignan natin yung mga basag na inang. Pagkatapos after nating mainang, susubukan natin yung TV. Baka sakaling okay na siya. So gawin na natin mga boss. So yun mga boss, base sa pag-inang natin, wala naman masyadong basag na mga inang. Ganun pa man, nag-resolder pa rin tayo mga boss. So ngayon gagawin natin, after natin mainang, susubukan natin. Ipapower on natin yung TV mga boss, baka sakaling okay na siya. So gawin na natin mga boss. So tignan nyo dito mga boss, kung wala na yung guhit, so ipapower on natin. So isasaksak na natin mga boss. Tignan natin kung ganun pa rin. So yun mga boss, ganun pa rin. So ibig sabihin, wala na sa inang tong problema na tong TV na to mga boss. Posible, meron ng tamang piyesa to mga boss, kaya ganyan. So i-off na natin mga boss. So gagawin natin, magte-troubleshoot na tayo mga boss. Pag ganun yung problema, yung meron siyang retrace line, yung guhit-guhit, magpo-focus tayo mga boss dun sa screen, dun sa 180 volts. Dapat yung 180 volts na yun mga boss, present siya. Kung bumaba yung 180, magkaganon talaga yung TV mga boss. Meron siyang retrace lines. Dapat yung 180 volts na yun, hindi bumababa sa 180. Pwedeng 180 pataas, 180 plus. So itetest natin yung 180 volts na yun mga boss. Dapat nandun yun. So ngayon mga boss, ipapakita ko sa inyo kung nasan ba yung 180 volts na sinasabi ko. So ipapakita ko sa inyo. Kung napapansin nyo mga boss, ito yung 180. Itong terminal na to mga boss. Ayan, napapansin nyo naman nakasulat 180 volts. Nakakonek yan dito sa flyback. Ayan yung flyback mga boss. Ayan. Nakasulat naman sa mismong board mga boss, 180. Magchecheck voltage tayo mga boss dito sa 180. Dapat yung 180 na yan mga boss, meron tayong makumuha 180. Kaso hindi tayo dito mismo magtetest ng supply mga boss.
magte-test tayo dun sa pagkatapos ng diode. So ipapakita ko yung diagram, mga boss. Sundan nyo tong test rod. Ito, sundan nyo to. 180. Yun, pumunta siya dito, mga boss. After dito, pumasok siya sa rectifier diode. Ayan, ayan yung diode. Tapos capacitor, ito yung capacitor, mga boss. So dito sa capacitor na to, dito tayo magte-test ng 180 volts. Dito natin ilalagay yung test rod natin. Dito tayo magte-test, mga boss, ng 180 volts DC. DC na yun nandito, mga boss, kasi dumaan na siya ng diode, ng rectifier diode. Kapag yung kuryente, mga boss, dumaan ng diode, ibig sabihin DC na. Hindi na siya AC. Kasi, mga boss, kung titignan yung mabuti, ito yung ano niya, yung diagram circuit niya. Sundan natin, pumupunta siya dito sa 180, yan. Itong tinuturo ko na to, mga boss. Pagdating dito, mga boss, AC pa yan, hindi pa DC. Kapag nag-test kayo dito, mga boss, nakaset yung tester nyo sa DC, hindi nyo maayos yung TV, mga boss. Iba yung reading na makukuha nyo. Pag dito, mga boss, AC. Pag dumaan ng diode, ayan, yan, diode. Tumalon dito, DC na to, mga boss. So, magte-test tayo dito. Yan, sa capacitor. Dapat may makuha tayo dito ng 180 volts. Kapag hindi umakyat ng 180 volts yung makukuha natin na supply dito, mga boss, ibig sabihin talagang yung TV magkakaroon talaga ng guwet. So, kailan itong supply na makuha natin dito hindi bababa sa 180. So, tandaan nyo, mga boss, yung 180, nagsisimula yan sa flyback. Yan. Kung titignan nyo, ayan, ito yung flyback. Sa likod niya, hanapin nyo yung 180. Nakasulat naman dito, mga boss. Ayan. Kung nakikita nyo, nakasulat naman 180. Ayan. Sundan nyo lang yan. Tumalon siya dito, tapos capacitor. So, dito tayo magtetest ng 180, ng 180 volts. So, gawin na natin, mga boss. Chichak tayo ng voltage dito sa capacitor na to. Ito yung tester, mga boss. I-set natin yung tester natin, mga boss, dito sa 200 DC. DC yan, mga boss. Ito yung AC. Negative rod natin, ilagay natin sa ground dito sa TV. Yan. Saksak lang natin dyan, mga boss. So, dito yung ground, mga boss. Katapos, itong test rod positive natin, ilalagay natin to, itatap natin to dun sa sinasabi kong capacitor, mga boss. Dito. Yan. Dun sa tinuro ko kanina, dyan natin itatap tong positive na to. Yan. Dapat, pag pinawero natin yung TV, may maririd tayo dito sa tester, mga boss. Dapat, di bababa sa 180 volts. So, gawin na natin, mga boss. Yan. Kunin natin yung power cord niya. Sasaksak natin. Ayan, mga boss. Kung napapansin nyo, nakailaw na yung power indicator niya. Ngayon, i-switch natin. So, yun, mga boss. Nag-oscillate na siya. Tignan natin sa harapan. So, yun. Kung nakikita nyo, naka-power on siya, mga boss. Ngayon, magte-test tayo ng supply. Naka-power on yung TV, mga boss, ha. Basta, ingat lang. Huwag kayong hawak dito sa board pag naka-power on yung TV, mga boss. Malakas yung kuryente nitong, lalo na dun sa flyback, mga boss. Kaya kailangan ingat lang. Dapat yung maririd natin dito sa tester, mga boss, 180. Hindi bababa dapat sa 180, mga boss. So, i-test natin. Sa capacitor. So, ito yung capacitor, mga boss. Itatap ko na. So, ayun. Kung nababasin nyo, mga boss, natanggal. So, ayun. Kung nababasin nyo, mga boss, yung na-read ng tester natin ay 14 to 15 volts lang, mga boss.
So masyadong mababa. So talagang magkakaguhit yung TV kapag ganyan yung supply. Dapat yung makuha natin supply doon, mga boss, is around 180 to 190. So napansin nyo, nakita nyo naman, mga boss, nasa 14 point something lang yung voltage niya. So i-up na natin, mga boss. So ngayon, mga boss, nakita nyo yung supply ng 180 bumaba yung supply nitong 180 na to, mga boss. Dapat yung may detest natin dito, mga boss, nasa 180 to 190 volts. Pero nakita nyo naman, wala man siyang 20 volts, mga boss. Yung nakuha lang natin na supply, 14 volts lang. Dapat yung makuha natin dito, 180. So, isa lang yung posibleng problema nito, mga boss. Meron tong tamang pyesa. So, itetest natin yung mga dinadaanan nitong 180 na yan, mga boss. Mga boss, kung nakikita nyo, itetest natin yung mga dinadaanan niya. Yung mga diode, capacitor, ceramic. Itetest natin, mga boss. Magtetest na tayo ng mga parts. So, gawin na natin, mga boss. So, yun, mga boss. Base sa pagtest natin sa mga parts, wala naman tayong nakitang mga shorted na pyesa, mga boss, dun sa parting 180 volts sa mga dinadaanan niya. Itong capacitor niya, mga boss, kung nakikita nyo, hindi naman siya floated. Yun na lang yung isang pwedeng posibleng sira nito, mga boss. Kasi nagtest tayo ng voltage, supply na nakuha natin, masyadong mababa yung supply. Tapos yung mga diode, ceramic, resistor, okay naman yung mga parts, mga boss. So gagawin natin, mga boss, yung capacitor na 250 volts by 22 UF, papalitan natin. Kung napapansin nyo, mga boss, hindi naman nakalobo yung capacitor. So mas mabuting gawin natin, palitan na natin. Yung mga capacitor kasi, mga boss, minsan sa aming mga technician, yun yung nagpapabaliw sa amin. Kung titignan nyo, okay naman siya. Kung itetest natin, okay naman siya. Pero kapag nagkaroon na siya ng supply, yun, may problema. So gagawin natin, mga boss, tatanggalin natin yung capacitor, papalitan na natin para sigurado na lang tayo dun sa capacitor. So ito yung capacitor niya, mga boss, papakita ko sa inyo. 180, duman siya sa diode dito. Ayan, ayan siya, mga boss. Yan yung capacitor na sinasabi ko. So gagawin natin, tatanggalin natin to, tapos papalitan natin. Dito tayo kumuha ng 180, mga boss. So kung titignan nyo, ayan siya, eto. Yan, tatanggalin natin yan. So ito siya, mga boss. So gagawin natin, mga boss, papalitan na natin to. Kahit na nakikita natin good siya, kahit na hindi naman siya lumobo, hindi naman sumabaw sa ibaba, so maninigurado na tayo, mga boss, papalitan na natin. So hanap lang tayo ng pamalit, mga boss. A few moments later. So ito, mga boss, meron na tayong lahanap. And kung nakikita nyo, 250 volts by 22 UF. Ito yung tinanggal natin, mga boss. Kamukha lang. 250 by 22. Katulad lang. 250 by 22. So, ilalagay na natin. Eh, magkamukha sila, mga boss. Papasinin nyo, para lang silang hindi lumobo. So, ilalagay natin ito, mga boss. So, ngayon, mga boss, nailagay na natin yung capacitor. Ito, mga boss, yung kulay blue. Ito yung dati niya, mga boss. So, ngayon, gagawin natin,
ipapower on natin ulit yung TV. Pagkatapos, magtetest tayo ulit ng voltage. Katulad lang yung dati, yung ground. Ilagay natin sa body ng picture tube. Katapos, yung test positive natin, dun pa rin sa capacitor. Tapos, yung tester, sa 1,000 DC volts. Yan. Dapat, may makuha na tayong 180 dito, mga boss. So, power on natin. Ito yung power cord niya. Sasaksak na natin. So, ngayon, tignan natin yung capacitor. Ilalagay natin to dun sa capacitor. Itatap natin. Tignan nyo yung tester, mga boss. So, ayun. Kung napansin nyo, mga boss, naging 200 volts. Tumas na siya, mga boss. Yung kaninang 14 volts, naging 199 to 200 volts. So, tingnan natin yung screen ng TV, mga boss, kung wala na ba yung guwit. So, ayan, mga boss, wala na yung guwit niya. Okay na. Ayan, tignan nyo. So, ibig sabihin, mga boss, yung problema nitong TV na to, itong capacitor na to. Pagdating sa mga capacitor, mga boss, kapag duda kayo sa capacitor, mas better kung palitan nyo na. Para hindi kayo tumagal sa pag-trouble, mga boss. Tulad nung ginawa ko, nag-test ako ng supply. Pagkatapos, nag-test ako ng mga parts, ng mga diode, ceramic, resistor. Napansin ko, okay naman yung mga parts na yan. Hindi naman ako nagduda dito kasi hindi naman siya floated. Hanggang sa after kung may test lahat ng mga parts dun sa bandang 180 volts, dun na ako nagpalit ng capacitor. And tingnan nyo, mga boss, ayan o. Nawala na yung guwit niya, lumabas na yung signal na ito. So, lagyan natin ng antena, mga boss. So, yun siya, mga boss. Okay na. So, gagawin natin, i-off muna natin, ibabalik natin yung board niya. So, ayan siya, mga boss. Okay na siya. Naibalik na natin yung kanyang board dito sa mismong kaha niya. Ayan. Kapag ganun yung problema, mga boss, sa TV, yung meron siyang guwit-guwit dyan, tapos kulay puti lang, una nyong i-check yung mga kapasitor. Kung meron bang mga lumobo dito sa itas niya. Kung meron bang floated. Kung itong kapasitor na to, mga boss, yung pinalitan natin, hindi naman siya floated. At wala naman siyang tama sa ibaba. Pero kahit na ganun, pinalitan ko hanggang sa naayos yung TV. Importante pa rin yung pagsukat ng voltage, mga boss, sa paggawa ng mga appliances. Basta kabisado yun lang yung mga supply na tinetest yung mga boss. Unang pasin nyo, nakita nyo naman sa video, unang ginawa ko, rinisolder ko. Una, chinek ko yung mga inang, kung meron bang mga basag na inang. So hanggang sa ininang ko, mga boss, tinest ko, ganun pa rin. After kung mainang, mga boss, ganun pa rin yung problema, meron pa rin siyang guwit-guwit. Ginawa ko, nag-test ako ng supply. Hanggang sa nakita ko, yung 180 volts na supply, bumaba. Naging 14 volts lang. Hanggang dun sa nag-test na ako ng parts. Hanggang sa nakita ko yung mga parts niya, na-test ko, okay naman yung mga rectifier diode, ceramics, resistor. Dun na ako nagduta dito sa capacitor. Kahit na hindi ko nakitang floated or sa ibaba wala naman siyang tama, pinalitan ko na. So hanggang sa umandar na siya, mga boss. Pagdating sa mga capacitor, mga boss, kahit na hindi nyo nakikitang floated kung sa itas niya, kahit sa ibaba wala naman siyang tama, mas mabuti kung magpalit na kayo, lalo na kapag na-test nyo na lahat ng mga parts.
So, ganun lang mga boss. Kung meron kayo natutunan dito sa video na to mga boss, pag-like na lang. At i-tune na rin yung bell para sa susunod na video yung gagawin natin mga boss, ma-notify kayo. At syempre mga boss, huwag yung kalimutan mag-subscribe para ma-monetize na tayo mga boss. Gago! Umingi ako ng suporta sa inyo mga boss. Gago! Marami kayo matutunan dito mga boss, kahit sa mga basic na trouble lang. So hanggang sa susunod na video na lang mga boss. Salamat!